So ayun mga kalalab, samahan niyo po ako sa aking paksiw na isda. So ayun, ito po yung isda, bawang, sibuyas, luya, tsaka ito yung girgir. Samahan po din natin siya ng girgir dahil marami pong benefits ang binibigay nito. So ayun mga kalalab, ayan, ayan po yung paksiw na isda. So ayun, magluluto po tayo ng paksiw na isda. So ano pang inaantay niyo? Tara na mga kalalab, samahan niyo po ako sa aking paksiw na isda. So ayun, dahil madali lang maluto yung isda, tsaka paksiw siya, tsaka ano, pagsabay-sabayin na po natin yung sangkap kasama ang isda. So ilagay na natin yung isda. So ayun, nilalagay na po natin yung isda. Tapos lagay na po natin yung bawang, sibuyas. Ito yan, dinamihan ko ng sibuyas dahil masarap tsaka mahilig akong kumain ng sibuyas. So ayun, yung sibuyas, napakadami. Tsaka ito yung luya. Ang luya ay matigas dahil galing siya ng ref. Dahil ang luya po namin dito ay nakaready na po, nakalagay na sa supot-supot, na gawa na siya. Kaya yan, so ayan. Tapos mamaya natin lagay yung gulay kasi malambot lang yan. So, ayan. Tapos, ayun. Ito yun. Tapos, lagay na po natin yung suka, paminta, asin, bitsin. So, ayun. Sama-sama na siya doon. So, ito na nga. Ito na. Ilagay na natin para maisalang na natin. So, ayan. Napakasarap. So, ayan po yung paksiw na isda. Ayan yung paksiw na isda. So, ayun. Kumulo na siya. Lagay na po natin yung anik-anik na gulay para maluto na rin siya dahil yung isda ay madali lang maluto, malambot lang po yan. Kaya sabay na natin yung gulay. So ayan yung pinatawag na lang, paksiw na isda. So ayan yung paksiw na isda, malapit na siyang maluto. So ayan, malapit na siyang maluto mga kalalabs ko. Ayan po yung paksiw na isda ni Loida. So ayan, mukha siyang masarap. So ayan, malapit na tayong kumain. Pag naluto na po siya, ay pwede na po tayong kumain ng paksiw na isda. So ayan, kulong-kulo na siya. So ayan, malapit nang maluto. Paksiw na isda.